Middle siya, okay lang ba sa'yo na wala tayong yaya? Hindi. Bakit? Pagod. Hi guys! Ngayon, papakita ko sa inyo. Oh my god, ang kalat, di ba? Ayan, yan yung gagawin ko. Ito yung ginagawa ko usually during Monday night. Kasi kahapon, galing ako sa 12-hour shift ko. Kahapon, 7 p.m. to 7 a.m. So, umuwi ako sa bahay ni na mama. Kaninang 7 a.m. And then, hindi pa rin naman ako masyado nakakatulog. Siguro, nakatulog naman ako 4 hours. And then, inintay ko lang umuwi si Dan. And then, tsaka kami uwi dito sa bahay. Kasi mas malapit yung bahay ni na mama sa city. So, ngayon, every time uuwi ako galing kina mama, yun yung time na maglilinis ako ng bahay. Oh my god, ang kalat talaga. Sorry guys, nakalat talaga dito kasi may mga bata, tapos malimit naman kaming wala. So, yun. Okay. Bigyan ko kayo ng ginagawa ko. It's 7:30 p.m. and tulog na si Bunso. And si Daddy naman, si Dan, tsaka si Fiel na sa taas. Magre-review sila kasi may exam si Fiel. Tomorrow until Wednesday and then some break. Ayun, problema ko na naman yung kung sino mag-aalaga sa kanila during the sem break. Kasi dalawa silang makulit na daalagaan. Hirap talaga nang walang yaya, pero kakayanin. So nga pala guys, kaya ganito kagulo ang bahay kasi akala ko meron dito pupunta para maglinis kasi every Sunday may naglilinis dito. Tinutulungan niya ako dito sa gawain bahay. But unfortunately, 2 weeks na siya hindi nakakapunta dito. So kami, ako naman pagod na din ako from work kaya hindi ko na rin naaayos dito. So, si Bunso, breastfed baby. So, malimit. Pag nandito ako sa bahay, dun siya bumabawi. Dede siya ng dede. So, wala akong magawa. Tapos si Fiel naman, ayan o, yun. Yung papers niya dun. Oh my god. Ang kalat niya, besh. Tapos ang haggard ko. Ganun yata talaga. Hirap na walang yaya. Ayan, sa ngayon naglalaba ako. Sorry ha, hindi ko ito maalis dito. Kasi naka-charge ang phone. Phone nila kasi ang hirap i-operate ng camera. Si Dan lang naman yata marunong dun eh. Oh my. Ang dami kong gagawin. So baka midnight na naman ako matapos. Or after midnight, we can tell. Ang dami kong dilinisin. Si Dan naman may pasok bukas. So ako, off naman ako from tomorrow until Wednesday. Pero wag kayong maingit, kahit 3 days off yun, hindi yun off for me. Kasi duty naman ako dito sa bahay. Nag-aalaga din ako ng bata and the yaya. Okay. So yun, cut ko muna. Balikan ko kayo mamaya. Lalabhan ko. Kasi 60 minutes yung time niya. And nakapaghugas na rin ako ng plates. Nakapag-mop na ako ng side dito sa kitchen. Ayan, bumaba si Dan. Why do I have this feeling na feeling ko tulog si Dan? Kakainis, diba? Kaya bumaba siya. Kasi dede daw si Phil. Matik niya nga daw siya makatulog. Sabi ko, hindi ka pwedeng matulog kasi tutulungan mo pa ako. Oh. Ayan, bumaba na si Dan. Hindi nga siya tulog. Makakakain na kami. Akala ko tulog siya. Hindi pala.
magpahinga muna ako. Gutom na ako. Nangangatog na yung tuhod ko. Bilis tulog na si Fiel. Wow. Ay talaga, hindi natin iinitin. Diba? Ito yung dinner namin. Yung kasapakit na binili namin. 2 days ago. Dami. Tanungin natin siya kung anong opinion niya sa ganitong setup, yung walang yaya. Bidad sa okay lang ba sa'yo na wala tayong yaya? Hindi. Bakit? Kapagod. Ikaw eh, anak ka ng anak eh. Ay nako, gising pa rin pala si Fiel. Ha? Hindi ka pa natutulog. Perfect ka na sa exam bukas. Ha? Again. 9:30 na. Hindi ko na kaya. Hintayin ko na lang na matapos yung nilalaban ko. And then tutulog na talaga. Liligo muna kaya then tutulog. Yan, grabe doon. Mainit ang ulo. Mainit ang ulo niyan. Kasi hindi gumana yung water purifier. Seven minutes pa yun. Nilalaban ko. Ligo muna ako, guys. Ha? Hi, Mbap. Nag-milk lang si Monsu, kaya tinawag ako ni Dan. 9 minutes na lang yung nilalaban ko. Pwede ko na siyang isang pie. Nakakatuwa na. Kasi pagod na pagod na talaga ako. You know, that feeling pag super pagod ka na. Yung parang ayaw mo na gumawa na kahit na ano. Kasi gusto mo na matulog. Gusto mo na magpahinga. Gusto mo na humiga. Ayan, iniintay ko na lang. Na matapos. At then, isasampay ko siya. Pag naisampay ko na, I'll go straight to bed. Kasi nakakapagod. Pero gano'n niyo yun. Okay lang sana kung pagod lang yun. Pero yung puyat, yun. Yung kalaban ko talaga. Kasi, okay lang naman. Okay lang ako sa puyatan. Pero pagka ganito na, almost 36 hours na akong gising. Medyo nahihilo na talaga ako. Nag-iiba na yung pakiramdam ko. Look, medyo shiny yung face ko dahil yun ang P3 Island sleeping pack. So, thank you for being with me tonight. Ang weird no, kasi ganitong oras ng... ganitong oras. Pausap ko kayo, di ba? Ang weird. Pero, thank you. The reason na nakarating kayo at the end, hanggang end of this video is because you're really interested. Gusto mo talaga ako samahan tonight. Ito sa mga ginagawa ko sa bahay. Yeah, motherhood is really exhausting. Pero wala kang choice. You have to do it. And yes, mas mahirap yung motherhood pag nagtatrabaho ka din. Siguro may advantages and disadvantages talaga. But for now, enjoy ko lang yung moment na maliliit pa yung mga bata. Ayan. And for now, hintayin ko lang matapos yung nilalaban ko at isasampay ko na siya. Thank you, guys!